Hello, hello. Hello. Hello, a blessed day to all, a blessed day to all. Kamusta na kayo? Kuya Erwin, Kuya Bong, Sister Tosca, and Kuya Edwin. Hello, thank you for joining us. Hello, hello. Kamusta po kayo? Yan. Oo. Well, alam nyo, unang-una, syempre, kailangan natin pasalamatan ang ating mga kapatid na nanonood sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik po sa ating programa. At ngayong araw na ito, nako, napakaganda po ng ating paksa, yung topic natin. Dahil, syempre, no, ang pag-uusapan natin, ang ating mahal na mahal na mahal na in-laws. Oh, yeah! Yes, yes! So, syempre, no, simulan na kaagad natin. Sister Tosca, paano mo ba minamahal ang iyong mga in-laws? Yan. Sobra-sobra. Yung po, mga kuya, sobra ko pumalang in-laws ko. As in, I'm so blessed. Dahil lagi po nila akong binubusog. Actually, tumaba talaga ako sa mga in-laws ko. So, ito po pinapapasalamat ko sa Panginoon. Sobra pong na-bless ako ng napakabait po na in-law. So, wala po akong masasabi. Praise God, praise God. Kuya Edwin, kamusta naman ang inyong relationship with your in-laws? Very healthy. No? Very healthy ang relationship. In fact, ako yung pinaka-love na son-in-law. Kala ko Kuya Edwin sasabihin mo kasi kaisa-isang anak lang. Kasi ako na nandirito sa Pilipinas. Okay. Pero alam niyo mga kapatid, no, napaka-blessed, no, Sister Tosca, Kuya Edwin. We thank the Lord for giving you a very good and loving in-laws. Pero alam niyo, pag-uusapan natin yung mga conflicts with the in-laws. Yan, kasi hindi naman lahat, no, may magandang samahan. So, may problema talaga. At bibigay tayo ng payo kung paano natin ito maayos. Kasi para maintindihan ng bawat isa, ang marriage hindi kasi yan merging of two people. Whether we like it or not, it's a bonding of families. No, kaya involved dito yung in-laws. Ano? Kaya part yan ng deal. Kumbaga, dapat yung mga kinakasal, naintindihan na nila yan. It's part of the deal na mayroong mga in-laws involved. Kaya ho yung ibang ganyan, yung pakiramdam na biglang nanghihimasok na lang yung mga magulang, nanghihimasok. Kasi yan ang kalang intindi. You are already entering into that kind of relationship. Kaya siguro, bago nating sagutin yung mga bagay na iba't ibang klaseng uri ng in-laws, dapat maging klaro sa atin yung prinsipyo na yung pag-aasawa, primarily, sabi ng Bible, is to leave your father and mother and cleave to your wife. No? Kasi ibig sabihin na maliwanag dapat ito sa mga kinasal na at maging sa mga magulang that they have to release their children who are getting married. And the married couples, dapat ang priority na nila ngayon is no longer their respective families, but their respective spouse. Yun dapat ang kanilang priority next to God. So kung hindi kasi yan ma-established, talagang lahat ng issue na ngayon yun ng in-laws, magkakapublema na. So ngayon, ang tanong, how are we to deal with this? Yung tinutukoy mo na ngayon, difficult in-laws. Yan. Yeah. Well, napakaganda po Kuya Bong at nabanggit mo yan. Actually, yan sana itatanong ko towards the end. Pero since sabi mo nga dapat maintindihan ito, itatanong ko na sa iyo ito. Ano ba talaga yung role ng in-laws sa isang couple? Yan. Ano ba dapat? Ano bang role nila? Kuya Bong. Okay. Siyempre, ang role ng in-laws, lagay natin muna, wag na muna yung mga kapatid. Ano, dumunta tayo sa mga magulang. Yung magulang, they set us parang guidance. Tulong sila guiding the children na kalang anak na kinasal to strengthen their relationships. Hindi ito maging hadlang sa pagmamahalan ng kalang anak na nag-asawa na. Diba? Dapat ito ay sila'y maging gabay para pagtibayin ang kalang relationship. So important. Kayo, Kuya Erwin, nung kayo po ba ay nung kinasal, ayan, sabi nga ni Kuya Bong, take into consideration talaga yung role ng in-laws sa inyong samahan? Ay, kasi bata pa kami nung kinasal kami. Hindi naman talaga, wala sa isip namin yun. Eh. Pero mabuti lang, yung mga in-laws namin, in-laws ko, at yung in-laws ko,
hindi nakikialam, hindi siya nakikialam. Mm. And I treated them with respect. With respect talaga. Yes. Hindi ako kuhan. Lalo na yung mga matters sa pamilya nila. Nagkukwento yung business ko sa akin, pero hindi ko sinabi ko, sinasabi ko ano gusto. Anong dapat gawin nila ay not give their advice. Ang may problema siguro yung misis ko kasi yung mother ko very domineering yun eh. Very domineering yun. So, alam ko nahirapan siya. Pero ang ginawa ko ganito kasi ano ako eh, panganay na anak na lalaki. So, nung pinakita ko sa nanay ko na number one talaga yung misis ko, unti-unti nag-aano sila, nagdi-distansya. Kasi kung ipapakita mo, nakakampihan mo yung nanay mo, lalo kawawa yung misis mo. So, kinampihan ko yung misis ko noon. And, naman natuwa sa akin yung misis ko. Yeah. So, good. There are ways to, ano, to keep them in place. Hindi mo kailangang pagsabihan ng ganito. Kumisan, sensitive sila eh. So, yun ang aking hindi naman. So, sige. So siguro pwede natin tanungin si Kuya Edwin at Sister Tosca. Nabanggit nyo naman na very healthy no ang relationship nyo with your in-laws. But I'm sure meron siguro kayong mga ilang kakilala na hindi ganun ka-healthy. Pwede mo bang i-share sa amin, Kuya Edwin, Sister Tosca, yung anong klaseng relationship yung ganun kapag hindi healthy yung in-laws nila, yung relationship with the in-laws? Can you give us an idea, Kuya Edwin, mauna ka? Mauna na lang ang, ano, ang lady. Oh, sige. Sige, sige. Sige, sige. Go. Okay. Yung, actually, meron din po akong tanong, mga kuya, no? Kasi alam ko po nangyayari to eh. So, kasi sanay po tayo na nung lumalaki tayo, lahat ng nagpo-provide, pinoprovide ng magulang natin. So, nag-asawa na kahit lahat. Paano naman po yung sitwasyon na yung mga anak, eh kahit may asawa na sila, eh inaasa naman halos lahat doon sa magulang nila. Kumbaga, pang tuition, at ano, lalabas na lang, iaasa pa sa magulang. Paano po yung ganong sitwasyon? Kasi di ba may ganon din po eh, na in-laws na hindi matiis yung kanilang mga anak. Although meron na silang sariling mga buhay, pero okay lang po ba itong sitwasyon na to? Maganda po ba yung setup na ito? Mga kuya, baka you can shed some light po. Alam mo, ano Tosca, iyang ganyan karamdam. Yung magulang, sa tingin nila, yung anak nilang kinasal, yan pa rin ang kanilang little boy or little girl. No? Kahit ano pang, yan pa rin ang kanilang tingin. So, obviously, they will always think on sigurado ba silang okay na yung anak nila. Ang problema lang, di ba? Kung ikaw naman ay kinasal na, tapos umaasa ka pa rin sa magulang mo, medyo dapat bago ka nagpakasal, iniisip mo na yan na hindi na dapat ikaw aasa. Kasi hindi ka dapat, kaya ka nag-asawa na, kaya mo nang bumuhay na sarili mo eh, tsaka bumuhay ka ng pamilya eh. Pero kung hindi mo kaya, syempre, kung aasa ka sa magulang, tiyak, mangingialam talaga sa iyong buhay yan. Maaring, ano yan, hindi ka pwede mag-question. Maaring isa sa inyo masasaktan kung sino man ang tumutulong na in-laws. Oh, sa tingin ko din, Juan, kawawa din yung anak na parating no sinasaklulohan ng kanyang nanay o mga magulang. Eh, ini-spoil ng magulang yung kanyang anak eh. Tama si Brother Bong na little boy pa rin niya yun eh. Kaya nandoon siya parati tuwing in trouble o may kailangan yung anak niya. Parang inaangkin na niya yung role na kuan, ina ng laging saklolo. Mother of perpetual health. Masama, oh, mahirap yun eh. Kasi eventually, yung bata ang, yung kwan, yung anak ang magsasuffer dyan. Nakita ko na yan eh. Bakit nung nawala po? Nung nawala yung nanay, alam mo, nung nawala yung nanay na pumanaw, kawawa talaga, kawawa yung kwan, yung anak niya. Na, ano, as in, talagang trinato siya ng, ano, hindi spoil ng kanyang mga kapatid. Nawala na yung kanyang privilege situation. Nagtrabaho siya ng parang ordinary worker lang, you know, sa business nila.
I guess, ano eh, if I may chime in, no? This is a prevalent culture sa among Asians, mm-hmm. no? That in-laws still play a very active role sa life ng marriages ng isang couple, no? Especially, tama nga sabi ni Kuya Bong, the parents still treat the married couples as their little babies, no? Little boys and girls, no? That's why sa kultura ng may mga kultura nga na when you marry one, package deal nga. You marry all, you know. Buy one, take all. Kasi buong pangkan dapat ano mo, supportado mo. However, doon ko nakikita rin nga yung danger o yung destructiveness ng sobrang paghimasok ng in-laws sa relationship ng mag-asawa, especially if they're still adjusting to the new norm of living together, no? Of being together. Jerry, ikaw matanong kita, paano ka ba bilang ano in-laws anak niyo sa ano mo, manugang mo? Yung maganda tanong mo yan. To be honest, unang-una, medyo meron din silang ano, parang reservation, no, nung sabi ko gusto kong pakasalan ng kanyang anak dahil during that time bata pa kasi I got married 22 years old ako eh, no. Mm-hmm. Tapos ang wife ko noon 23, so mas matanda siya ng isa, no. So yun lang yung concern nila. Of course, I think that's normal. How can I parang survive, ano ko bubuhayin yung anak nila at that very young age, no. So but since gusto ng anak nila, ng asawa ko, talaga, alam nyo, hindi talagang in love sa akin. You know. Biro lang. Ibig sabihin, kinasal kami, no, at that very young age. So ang ginawa ko talagang pinatunayan ko naman, kasi naintindihan ko naman, given na ako po ay ulilang lubos, lumaki po, 11 years old, wala na akong magulang, eh, no? So alam ko naman, naintindihan ko, kung saan sila nanggagaling. So I have this principle kasi, before na kapag ako mag-aasawa, I will make it a point na yung buhay na ibibigay ko sa asawa ko ay dapat kapantay o mahigitan ko yung buhay na binibigay sa kanya ng kanyang magulang. Yun po yung prinsipyo ko ever since. So yun po yung naging motivation sa akin. Talagang nagtrabaho po ako upang for me to provide, no, sa aking pamilya. At nakita po ito ng aking mga in-laws at sila naman ay natuwa. At yun nga, gaya ng sabi ni Kuya Edwin, ako po ang naging paborito nilang in-laws. Yan. Ayun. Kasi kaisa-isang anak nilang babae yung asawa ko. Isa lang eh. Pero alam mo, Jerry, maganda yan. Ano? Even for those who are still considering marriage, no, bago kayo magpakasal, isipin ninyo, can you really, kumbaga, provide what the parents has already provided doon sa anak na pinakakasalan mo? Kasi minsan hindi nila iniisip yan eh, hindi nila kinukonsider yan eh. Hindi mapagmata ibang mga magulang. Ang problema lang, will you be able to provide the same comfort na na-provide ng magulang? Kasi kung hindi, kawawa naman, di ba? And be honest enough to admit kung hindi mo kaya, para naman, huwag mo nang ituloy, huwag ka na mag-ambisyon, di ba? Pero sa akin, siyempre, hindi ko naman pwedeng isabihin niya kahit kanino. Kanya-kanya namang standard sa buhay yan. Pero that's a wonderful, ano, parang suggestion. Napaka-importante. Kasi practical yan eh. Practical na suggestion. Pero yung gusto ko malaman, Jerry, kasi alam ko, yung anak mo meron na rin asawa. To you, as an in-law naman, ikaw naman ang in-law sa kanila, di ba? So how do you feel? Ano ang ano mo, approach mo? Sa akin siguro dahil sa sabihin nating ano ba to, new generation parents na tayo, Kuya Bong, Kuya Erwin, ano. So understanding ang binibigay ko, no, understanding. And parang ko ba, hindi ko naman sinasabi explicitly, but my daughters know that I am just here for them, pero hindi ko sila pinangungunahan. Mm-hmm. Sabihin, I allow them to raise their own family. Tayo bilang parents or bilang in-laws, nakasuporta lang, nandiyan lang sa tabi, no? Ay yung respeto nandiyan parate. For example, bibisita ako, eh 1 week before sasabihin ko na, may lakad ba kayo, no? Tatanungin ko muna, baka may lakad, saka kung may lakad yung mister, kasi nga yung anak ko lahat babae, no? Baka may lakad sila with the family. Kung meron, una na doon. Pag wala, that's the only time I will ask permission, can I visit you or can we meet?
At you know, I want to praise God dahil lang aking, ako'y binigyan niya ng napaka mababait na anak dahil every other week, Kuya Bong, Kuya Erwin, Kuya Edwin, Sister Tosca, we make it a point to see each other, to meet each other, even lunch lang or dinner, no? Nakikita kami lahat. Ano lang, kamustahan, how are you, and ganyan-ganyan, so that we will be updated with one another, anong nangyayari. But I always respect the line, no? Not because I'm a parent, ako yung masusunod, hindi. Naintindihan ko, kayo ay may asawa na, tas lalaki, yung nga, babae, anak ko, puro mga lalaki yung nandyan, ano? Nirerespeto ko yung role nila bilang husband, no? So, yun ang ginagawa ko, Kuya Bong, para to maintain yung harmonious relationship ng lahat. Yan, very good. Ang galing. Oh, Kuya, meron po akong tanong. Okay lang po ba? Oh, go ahead. Ang tanong ko po, paano po kung ganito po ang scenario? Yung mag-asawa, hala, nag-aaway talaga naman. As in, away talaga. Tapos, pwede may scenario na ko, may nagkakasakita na. Ganun. Ano po ba yung pag sa in-laws, when is the time na pwede silang tumulong o sumaklolo? Paano po yung ganong scenario, mga kuya? Siyempre, okay lang po bang umuwi sa ating mga in-laws? Parang iwan yung asawa, alis na ako, doon ako sa in-laws. Ano po ba? Kasi siyempre, may ganon pong scenario talaga na yung dalawang mag-asawa, hala, sige, nag-aaway, sigawan, minsan nagkakasakita. Paano po yun, mga kuya? Ayan, sige, si Edwin daw. Kasi naalala ko vividly before we got married, my mother-in-law pulled me aside. Sabi na sa akin, Edwin, isang bagay lang hihingin ko sa iyo sa iyong pag-asawa sa anak ko. Never mo pagbuhatan ng kamay. The moment na nalaman ko na ginawa mo yun, then dyan tayo magkakakwentahan. And I really took that to heart. Kasi siguro natakot yung to be mother-in-law ko kasi makikatawan ko noon eh. And wife ko noon, payat. So sabi ko, I would really ask for you na hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Naging obedient naman ako. Until this day, never ko na pagbuhatan ng kamay. So, I guess that is a very good reminder. Maganda. Naalala ko rin yan, Edwin, ganyan din na sinabi ng father-in-law ko sa akin eh, nung kakasal kami. Sabi, wag na wag mo siyang pagbubuhatan ng kamay. Sayang nga, hindi sa kanya sinabi. Dapat sa kanya sinabi yun sa asawa ko. Wala, hindi niya nagbubuhatan ng kamay. Ayan. Pero hindi, totoo yan, ano? Napaka-importante. Pero ito lang, una, sabi mo nga ng Tosca, paano ako nag-aaway na sila matindi? Sila yung talagang nagkakasakita na ganyan. Siyempre, nandoon ang mga magulang to make sure na maayos sila. Hindi sila manggagatong, kundi tutulong sila to fix the issue. Okay. Kasi kung hindi sila manggagatong o kaya gagawing parang refuge para sige, basta pag-away lang, meron ka ng tahanan, babalikan. Walang ganun. Dapat tutulungan silang maayos yung kanilang relationship. Kasi sa totoo lang, ang mag-asawa, magkakaproblema talaga yan. Adjustment yan eh. Wala namang, kung meron mang pamilya o mag-asawa na hindi nakaproblema, miski minsan, exemption lang yon to the rule. Pero normally, talaga may disagreement, may mga differences, and they will learn over time on how to handle them. Kasi kung tatakbuhan mo yung bawat problema na yan, wala na, hindi mo talaga maaayos. But if you are to be, talagang, ang usa, utak mo is, hindi, we will be forever together, we will be together for the rest of our lives. Ibig sabihin, susolve mo yung problema, hindi mo tatakbuhan. Di ba? So yung magulang, nandun doon din to assist. To assist, not to cost out, to fuel the fire. Alam mo, Sister Tosca, just to add to what Kuya Bong said, no? Tama yun, you have to assist. Pero ito yung parang nagiging guiding principle ko. I have to be fair to both. Hindi ko kakampihan yung anak ko. Titignan ko talaga kung ano yung sitwasyon. So if mali yung anak ko, mali talaga siya. Hindi dahil sa anak ko siya, kakampihan ko siya, no?
So you have to be really fair na sa pagtingin. Sa tingin no, kasi karamihan ng karamihan kasi ng it's natural I think no for most parents. Siyempre kakampihan mo anak mo yan, hindi ba? Oo. Pero kung mali siya, yun ang sinasabi ko, kung mali siya, talagang kumaga sa ano, aminin mo na mali yung anak mo, di ba? Huwag mo parang porket anak mo eh gagawin mong tama. Hindi ganoon kasi yung asawa eh magiging ano mo yan, hindi mo na magiging kumaga sa ano, magagalit na rin sa iyo yan, di ba? So doon ka lang sa gitna, tignan mo mabuti yung sitwasyon, tapos tulungan, sabi gaya na sabi ni Kuya Bong, do not add fire no to the problem. Ikaw dapat yung maging tubig, ika nga palamigin mo yung sitwasyon. Yan. Kuya Erwin, kayo po, may madadagdag po ba kayo? Ikaw yung tubig, hindi yung gasolina. Yan. Yan. Tama. Yan. Tama. Basta, okay lang yung mag-away, pero tama yan, pag nagkasakita na when ano, bodily harm or threat to life, yun. Mga ganyan, either to your, ano, to your son or daughter or your grandchildren. Medyo kailangan pumasok ka na sa gulo. But other than that, leave them to solve their problems. If they come to you, kung lumapit sila sa'yo para humingi ng advice or ano, then give them. But advice yun. Hindi, you treat that as your suggestion, hindi yung utos. Unless, you ano give an advice from the Bible. Ayan. Yan. Dapat tama, din. Tama. Kasi ang role ng in-laws, yan, tama si Kuya Bong, para ano, well, para sa akin, ano, tatlong role yan. Number one is to model a husband and wife relationship to them. Secondly, to give advice kung kailangan nila. Kung kailangan nila. And third, to pray for them. So yun. Mm-hmm. So dapat yun lang ginagawa na limit your ano responses or actions to those three only, you'll have peace. Yeah. Ako, Sister Tosca, hindi kasama yung sharing, Sister Tosca. Ha? Ano po sharing? Ano mo Jerry, meron pa mas yes. Jerry, meron pa mas problema. Among couples, yung mag-asawa na mismo, yung attitude nila towards the in-laws. Minsan, ganito, minsan yung, kunyari, kung yung lalaki ang nangangailangan, yung in-laws niya nangangailangan ng tulong, medyo matagal kumilos o mag-decide yung babae. Diba? Matagal. Pero pag yung ano, mag-anak ng babae o in-laws niya, parang ang bilis-bilis nila, na parang napaka-generous pa nila, parang ganyan. Doon nagkakaroon ng misunderstanding. Kasi parang kapag yung is, kanyari may utang, uutang, pag lalaki sa kamag-anak niya, matagal yung babae, medyo nagdami pang question. Pag yung babae naman, pag sa kamag-anak niya, nako, marami namang excuses at paraan, explanation, para kailangan mo siyang tulungan talaga. Parang ganun. So yun, pagka ganoon, nagkakaroon ng ano yan, misunderstanding sa mag-asawa yan. Dapat hindi ganun. Kaya nga sa bahay namin, kapag ang kamag-anak ni Marinel, for example, asawa ko, ang nangangailangan, ako kakausapin, hindi siya. Kapag yung mga kamag-anak ko naman ang may kailangan, siya kakausapin, hindi ako. Para walang ano, walang magmamalakas loob na humingi ng tulong. Hindi, joke lang. Pero maganda pong ano po yun, ha? Parang tip na kung wala yung dynamics po sa mag-asawa na ganun po yung inyong napagkasunduan po ni ate. Na, sige po, ma-apply nga. Kasi syempre, hindi may iwasan po yun. May mga humingi ng tulong talaga sa from both. Yes. So, yes. Magandang napag-uusapan namin mag-asawa yun. Paano po? Kayo, Kuya Edwin, how do you settle those kind of ano situations? First and foremost, lagi namin pinag-uusapan muna ng isko on the situation, on the need. And then we process it muna, and then together we also approach. For example, kung sino man, which side of the family ang may pangangailangan, we discuss with them if we could or if we could not. No. So at least meron kaming
we are on the same page. No, we understand muna each other, ano yung need at kung kaya ba namin. Kasi kung hindi rin naman namin kaya, then we will, ano, at least together as a couple, na sasabihin namin na sorry, di namin kaya. Or sige, kaya namin. We will not. Good. Mm-hmm. Yes, Kuya Bo, about to say something? Hindi, yun. Napakaganda nun. Dapat napapag-usapan ng asawa yun. In fact, before pa magkaroon ng mga issues, meron na kayong agreement eh, na ano ang attitude towards the in-laws. But never try to change the in-laws. Understand them. You need to understand their background, no? Understand where they're coming from. Kasi minsan, napakasama mo, ibang pananampalataya. Ang kanya, ikaw kayong dalawa, pareho na, mag-asawa. Pero yung mga magulang, iba. Diba? You have to understand them. They have their own culture, practices, religious practices na kailangan mong i-consider din yun eh. Mm-hmm. Tapos mayroon silang mga rituales sa buhay din na maaring hindi common sa'yo. Iintindihin mo din yun. Diba? Paano kung halimbawa bigla kayayain na kailangan kayo mag-offer ng isang bagay tungkol sa kanilang mga religious practice. So, siyempre mag-i-struggle ka dun. So iunawain mo paano ka mag-a-adjust. Ganyan. So, di ba? Mayroon din yung mga reunion na maaring malagay ka sa alanganin. Agang dadagdagang isipin mo, ayoko umatend dyan, ayoko sumama sa mga kamag-anak mo. Hindi rin mabuti yon. Kasi your attitude is always to be an avenue or a conduit of God's ano, grace or message sa Diyos. Di ba? So you have to build relationship also to your in-laws. Tama yan. Pagbigyan mo, pag hindi rin lang, hindi naman kasalanan and you will not participate in yung kanilang mga religious rituals, so okay lang, tolerate, be a good witness to them. Alam naman nila yan. Tulad ako, every Holy Week, alam nyo naman, no, sa ano, pamilya ng mga in-laws ko, meron sila mga gawain, di ba, yung kakanta, babasa, ganyan. Eh, nire-require kami ng in-laws na nando doon. Oh. Pupunta naman kami, pero nando doon lang kami doon sa, ano, sa hapagkainan. Ayun! Doon ang sambas doon. Menudo. Doon ako pupunta. Hanggang doon lang ako. Hindi ako pupunta doon sa kung saan sila kumakanta. Maybe yung concert nila doon. So, hindi ako pupunta doon. Pagkainan na, ando doon ako. Kasala ako dyan. Kasala. Okay. Ang pinakamahirap na ano, ang mga pinakamahirap na issue sa in-laws yung ano, may asawa na, di ba, anak. Tapos sa kanila pa rin nakaasa ng provision ng in-laws kasi ngayon, kunyari ikaw Jerry, halimbawa, bago mag-asawa, ikaw yung parang tumutulong sa financial. Tapos nag-asawa ka na, sa'yo pa rin nakaasa. Yun ang magiging struggle, matinding struggle. Hindi ka na lang little boy. Ikaw ang little dad. Little dad. Pero paano po yun, Kuya Bong? Kailangan po bang pahindian yun? I mean, humihingi si inyo po. Anak po ninyo, although may asawa na siya, okay lang po bang pahindian yun? Or ano po yung, paano po yun? Yan, talagang pinag-uusapan nyo rin how you will help your parents. Ang problema dyan, yung asawa mo, siyempre, iniisip niya na rin yung pamilya niya. May anak, magkakaanak din yan eh. Nagpaplano din yan. So, nag-iipon din yan. So, ganun. So, yun yan dapat pinag-uusapan yung parehas. At pagkatapos, mag-a-agree din, sabihan mo talaga sa mga in-laws mo na hanggang dito lang kami lagi makakatulong sa inyo. Yeah. Tama. At minsan nga, Kuya Bong, dahil dyan sa nabanggit nyo, eh yan pa yung nagiging dahilan kung bakit ayaw payagan nung magulang na mag- asawa na yung anak. Kasi alam nila mawawala ito. Hindi ba? Ah, okay. Alam nila yan eh. Oo. Pero alam mo, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa in-laws dahil nako, ang daming problema, no? Pagdating sa in-laws at sa mag-asawa din. Pero ipagpapatuloy natin yan, ha? Pero bago natin na, bago ko kayo payagang umalis, magbigay muna tayo ng ating huling payo tungkol dito sa in-laws. Tapos ipagpapatuloy natin ang usapan dito, no? Unahin natin si Kuya Edwin. Kuya Edwin, ano pa ba yung tip or advice na pwede mong ibigay para maging maayos ang samahan ng in-laws at sa mag-asawa? Tulad ng nabanggit kanina ni Kuya Erwin, sa isang marital relationship,
di natin maiwasan minsan magkaroon tayo ng in-laws na domineering, no? At bawat kilos mo na lang kailangan may approval nila o dinidiktahan ka. I guess as a couple, firstly, you have to discuss among yourselves kung ano yung mga limitations. And at the same time, you're able to communicate to the in-law, whether to the father-in-law, mother-in-law, or even to the siblings, na not every issues are to be dictated upon. Pag may mga request sila na alam mong it will honor them, then there's no issues anymore to discuss among husband and wife na to give in, kasi it will honor the parents, no? However, pag kay mga trivial things na gusto lang talaga mag-power tripping minsan ng mga in-laws na gusto nila, I'm still in control because you're my children, she's my child, gusto ko ako pa rin in control. Yung mga ganun, minsan, pwede na lang siguro i-ignore at sabihin, i-deflect na lang, sabihin, oh, I'm sorry, we have other things to do or we have other things in mind, so we could not simply give in to your request. No. So, just recently, kasi meron ako isang naging experience that my mom wanted us to have lunch with them. Eh, ang sabi ko, you will be there the person. So sabi ko sa mom ko, Mom, I'm sorry, hindi talaga kami, but we will see each other later. At umukay naman. Good. Nawala na po kasi napagbigyan din na talagang ano yung sa request niya. Ganun lang. Yes. Good. Yes. Yeah. Thank you Kuya Edwin sa advice. Sister Tosca. Opo, marami po akong natutunan sa mga kuya at na-apply ko po yan bilang alam, meron po akong in-law. So, in-law, isa na lang po siya, may nanay na sobrang love ko. Pero ito po ang natutunan ko po na pagdating po sa in-laws, syempre hindi lang, ang in-laws po, di ba, hindi lang naman po yung mother-in-law, father-in-law, kasama rin po yung, syempre, yung mga sister-in-law, cousin-in-law, lahat po, di ba? So, I should be a relationship with them. And yung respeto po hindi po dapat nawawala sa aking mga in-laws. And with regards naman po sa aming mag-asawa, as we deal with our in-laws, kailangan po one po, isa lang po kami ng asawa ko sa with regards po sa in-laws. Kasi minsan hindi ko maiwasan ng hihingi talaga sila ng tulong sa'yo or ano po. So kami po mag-asawa, kung ano magiging decision po namin, iisa lang po yun. So yun po mga kuya, thank you po sa inyong mga payo. Yes, thank you Sister Tosca. Kuya Erwin. Okay, sa akin general lang to from the Bible. Sabi sa Romans kasi, as much as it depends on you, sabi, as much as it depends on you, live, or ibig sabihin live, mabuhay ka, live at peace or live peaceably with all men. Ito hindi para sa iyo lang, hindi rin para sa relasyon mo sa asawa o in-laws, para sa in-laws mo din, para sa mga sisters, brother-in-law, para sa lahat. So, do everything you can to have that peace. Ngayon, kung it's beyond your control, talagang meron kang in-law na pasaway, then hands off ka na lang as much as possible, medyo distance yourself for a while kung pwede. But as much as possible, yun, strive for peace. Be with them. Kasi sa tingin ko, meron naman logic dito. Dahil if you are at peace with all men, magandang relationship mo, then you can draw them closer to Jesus Christ. Yun lang sa akin. Yes, maraming salamat. It applies to all. Yes, thank you Kuya Erwin. Maraming salamat sa iyong payo. At syempre Kuya Boong. Ayan, alam niyo po, napakaraming issue tungkol sa in-laws. Napag-usapan pa lang natin tungkol sa magulang. Wala pa ho yan, yan sa mga kapatid, mga ano. Wala pa yun yung nagkaanak na tayo. Diba, pag nagkaanak, doon misa nagkakaroon pa ng di pagkakaunawaan. Pero ganun pa man, tulad na sabi ni Kuya Erwin, napaka-importante that we are to live at peace with all men. Hindi man natin kayang maging ma-pleased ang lahat ng batao, pero isang bagay na tiyak tayo.
if we walk pleasing to the Lord, even our enemies will be at peace with us. So napakaimportante, ayusin din natin ang ating relasyon sa Diyos para maayos din tayo makitungo sa ibang sa buhay ng ibang tao. Kasi kadalasan yung ating mga hang-ups at yung ating kawalan ng maayos na relasyon sa Panginoong Diyos, nagre-reflect yan sa ating di maayos na relationship sa ibang tao. Kaya napakaimportante, you always love God with all of your heart, soul, and mind, and you will love your neighbor as you love yourself. God bless po. Yes, God bless. Amen, amen. At yun nga, no? Nabigyan na tayo ng konting, sneak preview kung ano pag-uusapan natin sa susunod. Sabi nga ni Kuya Bong, pinag-usapan lang natin yung asawa. Wala pa yung mga kapatid. Wala pa yung mga apo. Panglabyan na yung apo. Ibang problema yan. At yan ang pag-uusapan natin sa susunod po dito sa ating webisode dito sa Payong Kapatid. Kaya tandaan, mga kapatid, Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you. God bless you.